Ang mamumuna po sa pagdiriwang ng banal na misa ay ang ating butihing poraparok na si Reverendo Padre Ramon C. Ignacio. Magsitayo po ang lahat para sa pagsisimula ng banal na misa. Inaamin ko sa mga pangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid na lumabang nag-aasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking patutunan. Kaya sinasamo ko sa Mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y nanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng mga pangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Oh.
naming makapangyarihan sa puso ng iyong anak na kasugatan dahil sa aming mga kasalanan. Minarapat mong kami magkamit ng kayamanang walang upas kailanman, dulot ng iyong bawaing pag-ibig na sa amin nag-uumapaw. Sa kainting naming pagsamba sa kanyang kadakilaan, kami naway makapaghandog ng nararapat na pagpaparangal. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa unang bahagi ng pagliliwang, ang pagpapahayag ng salita ng Diyos. Sa unang pagbasa, ang pag-ibig ng Diyos ay tunay na ibinahagi sa atin sa pamamagitan ng kanyang pamamahal sa bansang Israel. Kaya naman, hindi na tayo makakaranas ng puot at galit ng Diyos na totoong nagbibigay ng tunay na pag-ibig. Pagbasa mula sa aklat ng Propeta Oseas. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Nang bata pa ang Israel, siya ay aking minahal na parang tunay na anak, at inilabas ko siya sa Ehipto. Ako ang nagturo kay Ephraim na lumakad. Tinalang ko siya, subalit hindi nila alam na ako ang nangangalaga sa kanila. Pinatnubayan ko sila ng buong pagmamalasakit at pagmamahal. Ang katulad ko'y isang nag-aalis ng busal sa kanilang bibig, at yumuko ako upang sila'y mapakain. Nagtatalo ang loob ko at nananaig sa aking puso ang malasakit at awa. Hindi ko ipadarama ang bigat ng aking po. Hindi ko na muling sisirain ng effort. Sapagkat ako'y Diyos at hindi tao, ang banal na nasa kalangitan niyo, at hindi ako naparito upang magwasak. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Thank you.
Bagamat hindi natin malirin ang kaisipan ng Diyos sa pamamagitan ng ating pagtugon at pagpapahayag ng kanyang mabuting balita, tayo ay hinirang ng Diyos sa pamamagitan ng simbahan ng kanyang itinatan. Pagbasa mula sa aklat sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, ako ang pinakahamak sa mga hinirang ng Diyos. Gayunmay, pinarapat niya ang pagkalog sa akin ang gawain ito. Ipahayag sa mga hatid ang mabuting balita tungkol sa masagana at di malirin na pagpapalang ng buhay kay Kristo. At ipaliwanag sa lahat kung paano isasagawa ang lihim na panukala ng Diyos. Ito'y matagal na panahong inilihim ng Diyos na lumikha ang lahat ng bagay upang sa pamamagitan ng simbahan ay maipakilala ngayon sa mga pinuno at mga may kapangyarihan doon sa kalangitan ang walang hanggang karunungan ng Diyos na nahahayag sa iba't ibang paraan. Alinsunod ito sa walang hanggang panukala na isikinatuparan niya kay Kristo Jesus na ating Panginoon. Dahil sa ating pag-iibag-isa at pananalig sa Kanya, nakalalapit tayo sa Diyos na panatagang loob. Dahil dito, ako'y naniniglohod sa Ama na siyang pinagtutularan ng pagkaama sa bawat sangbayanan, sa langit at sa lupa. Hinihiling ko, ayon sa kanyang kayamanan at kadakilaan, na palakasin niya ang inyong buhay espiritual sa pamamagitan ng kanyang espiritu. Naway manahan si Kristo sa inyong puso, sa pamamagitan ng inyong pananalig sa kanya, upang sa inyong pag-uugat at pagiging matatag sa pag-ibig, maunawaan niyo kasama ng mga hinirang kung gaano kadakila ang pag-ibig ni Kristo at naway makilala ninyo ang di matingkalang pag-ibig na ito upang mapuspos kayo ng kapuspusan ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsayo ang lahat sa pag-alang sa mga Noy araw ng paghahanda, at ayon ng mga Hudyo na manatili sa krus ang mga bangkay sa araw ng pamamahinga, sapagkat dakila ang araw ng pamamahingang ito. Kaya tiniling nila kay Pilato na ipabali nito ang mga binti ng mga ipinako sa krus at alisin doon ang mga bangkay. Naparoon niya ang mga kawal at binali ang mga binti ng dalawang ipinako kasabay ni Jesus.
Ngunit pagdating nila kay Jesus at nakitang patay na siya, hindi na nila binali ang kanyang binti. Subalit inulos ng sibat ang isa sa mga kawal ang tagiliran ni Jesus at biglang dumaloy ang dugo at tubig. Ang nakakita nito ang nagpapatotoo, tunay ang kanyang patotoo at alam niya ang katotohanan ng sinabi niya upang kayo'y maniwala. Nangyari ang mga ito upang matupad ang sinabi ng kasulatan, walang mababali sa man sa kanyang mga buto. At sinabi naman ang ibang bahagi ng kasulatan, pagmamasdan nila ang kanilang inulos. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Magandang hapon sa inyong lahat. Ang hapon po. Batiin natin ang good afternoon, mga kapatid natin. At happy fiesta po. Kasi ngayon po ay kapistahan ng dakilang kapistahan ng kabanal-banal ng puso ni Jesus. Yung the Sacred Heart of Jesus. Palagi ko naman lahat tayo aware, no? Na isa ito sa mga talagang popular na devotion sa hindi lang sa ating bansa, hindi lang sa Pilipinas po, kundi sa buong kapuluan. No? Actually, ito po ang isa sa pinaka talagang sabihin na natin na dinadagsa ng tao kahit noong 17th century pa. Isa sa mga talagang binibigyan ng pansin ng mga tao ang devotion na ito. Well, alam na natin kung bakit tinawag siyang kabanal-banalang puso. Kasi naman kung ano ang kanyang ginawa, no? At ito'y binigyan ng diin lalo nung 20th century, nung sabihin na natin na nung mga 19th century is after 17 is 2 years from ano no na umano yung devotion kasi nagpakita siya ang Sacred Heart. Alam niyo yung picture, no? Ewan ko kung meron tayong ayan ang dyan. Sacred Heart po yan eh, yung puso na nandito sa dibdib ni Jesus na naglalagablab, no? Parang may apoy o may sinag na mga araw. Nagpakita siya nung apparitions nung taon na yon kay Margaret Alacoque. Isa siyang friends na madre. At ang sabi sa kanya, itong si Jesus na nagpakitang yung kanyang puso ay naglalagablag, sabi niya, ipalaganap mo mas lalo sa buong, no, kundi man sa buong mundo, sa mga tao, ang devotion na ito para ipakita, no, kung gaano tayo kamahal ng Diyos kahit tayo ay madalas na nagkakamali. Kasi ang pag-ibig ng Diyos ay walang hanggan. Alam natin yun. Ang pag-ibig ng Diyos ay walang pinipili. Ika nga. Kasi isa sa mga sabi doon kay Margaret, sabi niya, kasi noon sabi ng mga hentil, no? Sabi nila, itong devotion na ito ay para lang naman sa mga pinili ng Diyos. Mabawa yung mga mababait, no? Pero sabi nung ano, nung apparitions na si Jesus na nagpakita kay Margaret, hindi. Sabihin mo, ito'y para sa lahat. Lalo na sa mga makasalanan. So, ibig sabihin, yung pag-ibig ng Diyos, walang pinipili. So, ano yung dapat nating matutunan sa devotion na ito? Meron ba kayong image of Sacred Heart sa bahay? Kasi inaano po ito, binibigyan ng ano, no, ng sinasabi nating ano, yung isang pamilya kapag naglagay kayo ng ano, no, ng isang image sa inyong bahay, mga sa altar, buong pamilya magko-consecrate sa harap ng image of the Sacred Heart. At may mga katanungan doon.
Ang isa sa mga katanungan doon, kayo ba'y magmamahalan ng walang wagas kahit anuman problema o suliranin ang dumating sa inyo? Siyempre, ang sasagot ng members, opo. So, ibig sabihin, nagpapaalala po sa ating lahat ito. Kasi alam ng Diyos eh, alam ng Panginoon yung ating mga, sabihin na natin, behavior. Alam niya yon. Alam niya na minsan talagang tayo ay marugdob yung pananampalataya sa Kanya. Pero minsan din nawawalay tayo sa Kanya. Kasi nga, may sarili din tayo mga desisyon sa buhay. Alam ng Panginoon yan. Kaya lang sinasabi niya, sabi nga ng first reading, di ba? Kasi yung sabi ng ni Propeta Oseas, di ba? Yung galit ng Diyos, gusto niya ipakita yung galit niya doon sa mga tao eh. No? Nung sumuway sila sa kagustuhan ng Diyos, nung panahon ha, nung wala pa si Kristo. Pero ano sabi niya? Instead na i-express niya yung poot at galit, ang kanyang in-express ay pagmamalasakit at pag-ibig. Kasi sabi niya, kasi Diyos ako, hindi ako tao. Ngayon ang tanong, wala ba tayong, sabihin natin, there's no chance na gawin din natin yung ginawa ng Diyos? Pagmamalasakit at pag-ibig, mahirap bang gawin yon? Gusto ko ng sagot. Mahirap bang gawin ang pagmamalasakit at pag-ibig sa kapwa? Brother Stanley, parang ginaw na ginaw pa eh. Buti pa ikaw giniginaw, sila naiinitan. No? Di ba? Kung sinasabi ni Lord na kasi nagawa ko ito, kasi Diyos ako, hindi ako tao, kasi alam niya yung yung isip ng tao eh. Alam naman, siguro naman, alam natin kung gaano makapangyarihan ang Diyos. Even in our hearts knows by God. Pero sinasabi niya eh, sabi ng second reading, kung tayo laging nakikipagkaisa kay Kristo, ayan, pinadala niya kasi anak niya eh. Diba? Bakit niya pinadala ang anak niya? Para mas lalong maramdaman ng mga tao ang pag-ibig ng Ama sa kanyang mga nilalang, sa kabila ng mga kahinaan, ng karupukan ng ating pagkatao. Dumating si Jesus para sabihin, hindi kayo pababayaan ng Diyos kahit kayo ay magkamali. Ang tanong ulit, mananatili ba tayong nagkakamali kahit na nandyan na si Kristo? Kahit na ibinahagi na sa atin ng Ama ang kanyang anak para magkaroon tayo ng modelo sa buhay Kristiyano, sa buhay pananampalataya. Ha, yan po ang malaking katanungan ngayon. Kung naririto na po itong devotion na ito ng banal na puso ni Jesus dahil sa kanyang marugdob at malalim na pagmamahal sa atin, ano kaya yung dapat nating gawin? Di ba dapat sinusuklian natin yung pag-ibig na yan ng Diyos sa ating lahat? Sa anong paraan? Mamahalin din natin siya? Madali namang sabihin yan eh. Di ba mga brothers and sisters? Ang dali naman sabihin, I love you Lord. Mahal kita Kristo. Mahal kita Jesus. Hanggang dun lang ba yon? Di ba may mga kasabihan tayo ngayon? Kailangan concrete, no? Hindi abstract, no? 'Di ba? Nag-aral naman tayo siguro ng ng philosophy, no? Kahit papaano, 'di ba? Hindi kailangan ni Lord ng abstract response. Gusto ng Diyos yung konkreto na response natin. Kung paano nating susuklian yung pag-ibig niya. Ngayon, ano yung konkreto? Luluhod ka sa harap niya, kagaya ng sinabi ko sa inyo kanina, yung pamilya? Yayakapin mo ba yung kanyang image? Hindi po yun ang inuutos niya. Sabi niya,
kung anong ginawa mo sa maliit kong, no, kapatid na ito, ginawa mo rin sa akin. So yung konkreto ay yung paano tayo magmahal, magmalasakit, magpatawad, tumanggap sa ating kapwa. Lalo na yung mga nagbibigay sa atin ng sakit ng ulo, ng problema, no, ng suliranin, na kapag nakikita mo siya, halimbawa asawa mo, mga anak mo, o di ba pag nagsusum kayo, no, gusto nyo sandali lang kasi parang nawawala ka na sa ano, kasi nagagalit ka na. Pero we have to be reminded, kung gusto natin magpatuloy ang pagmamahal ng Diyos sa daigdig na ito o sa ating community, sa inyong pamilya, we have to imitate the love of Christ for all of us. Mahirap yun, mahirap. Mahirap kung susundin mo yung gusto mo. Kung susundin natin yung kagustuhan natin. Hindi yung kalooban ng Ama, hindi yung kalooban ni Kristo. Kasi ang gusto lang naman ng Panginoon, magkasundo-sundo tayo eh. Gusto lang naman ni Lord, magkaroon tayo ng, yung pamilya ng Diyos na sa kabila ng maraming problema, hindi naghihiwalay, hindi nagkakawatak-watak. Diba isa nga sa mga layunin ni Kristo, bakit siya pumunta sa lupa, bakit siya pinadala ng Ama? To regather the scattered daughters and sons of God. Na-regather na tayo ni Lord eh. So huwag na natin pairalin muli yung ating sariling kagustuhan. Surrender ourselves to the Sacred Heart of Jesus. Isa yan sa pinagagawa kapag kayo ay nagpalagay ng image sa inyong pamilya. You have to surrender yourself to Him. All of us. Well, ito'y proseso po ito. Hindi naman ito na mangyayari sa isang iglap eh. Yung proseso na unti-unti po. Yung tatanggapin mo, isusuklian mo yung pagmamahal niya o sa pamamagitan ng konkretong pagtanggap sa ating kapwa, as I have said earlier. So mga kapatid, ito po ang ibig sabihin. Bakit tayo nagde-devotion sa mahal na puso ni Jesus? Yung pinanggalingan ko pong parokya, ang pangalan po, Our Lady of, the Heart of, Sacred Heart of Jesus, dun po ako nagkaroon ng bukasyon eh. Dun sa parokya na yon, sa simbahan na yon. And until now, no, pag umuwi ako, dinadalo ko po yung parokya na iyon na nagpapasalamat ako. Because I was not like this before. Wala akong bukasyon, wala akong kaalam-alam tungkol sa kapwa, no, etc. But because of that image of Sacred Heart, talagang binuksan ng Panginoon ang aking sarili. And let us open ourselves to God, our heart to Him. Kasi ang puso is the center of our life. Pag tumigil po ang puso, tigil ang iyong buhay. Nagkakaroon lang po ng pulso ang tao kapag tumitibok po ang kanyang puso. Imagine, kahit nandyan yung puso, kung hindi ka marunong magmahal, hindi ka marunong magmalasakit, hindi ka marunong magpatawad, parang patay na rin ang puso mo. Wala nang tibok ang puso. So let us try to, no, to do what the Lord wants us to do. Hilingin natin na yung Espiritu niya, sabi ng second reading eh, ang siya maghari sa atin. Papaghariin natin ang pusong ito ni Jesus. At sa pamamagitan niyan, matututuhan natin
na isuko ang ating sarili sa Kanya. Happy Fiesta po sa inyong lahat. Pwede ba umbatiin natin ang Happy Fiesta ang bawat isa? Kasi ho, bukas magsisimula na ho tayo na magsuot ng berdeng kasuotan. Kasi we are now on the ordinary day. This is the last, no, solemnity that we will celebrate. Although may mga celebrity pa namang celebrations pa namang darating, pero this is the beginning of this ordinary day. Happy Fiesta! Sabay-sabay po tayo. Sumasakalataya po sa Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya po kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat, nagkatawang tao siya na lang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria Birhen, pinagpakasal ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaw sa pinarorona ng mga yuma, na may katlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, nanunulog sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula ang paralito at hukom sa nangabubuhay at nangamamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na namamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ama naming nasa langit, ikaw ang lumikha ng lahat, dulot ng iyong pag-ibig na wagas. Buong pagtitiwala namin na buksan mo ang aming mga puso upang matulad ang aming mga puso kay Kristong anak mo na naglaan ng buhay para sa aming kaligtasan. Ang ating tutugon, punuin mo kami ng iyong pag-ibig, Panginoon. Punuin mo kami ng iyong pag-ibig, Panginoon. Para sa aming mahal na Santo Papa Francisco, patuloy na ang buksan ng simbahan upang maging kasangkapan ng pag-ibig ng Diyos, upang patuloy nitong paglingkuran ang mga nalulumbay at nawalan ng pag-ibig mula sa kapwa. Manalangin tayo sa Panginoon. Punuin mo kami ng pag-ibig, Panginoon. Para sa mga obispo, pari, diakono, mga reliyoso at reliyosa, magampananawa nila ang pag-ibig ng kanilang misyon upang sa ganun ang lahat ng tao ay mamuhay ng may takot at pag-ibig sa Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Punuin mo kami ng iyong pag-ibig, Panginoon. Para sa mga nanulungkulan sa mababa at mataas na posisyon sa gobyerno, buksan nawa nila ang kanilang mga isip, mata at puso upang makita nila ang kakulangan ng pagkupkup sa bayan at sa mahihirap, at nang sa ganon ang pag-ibig ni Kristo ang kanilang maipahayag saan mang sulok ng bansang kanilang pinaglilingkuran. Manalangin tayo sa Panginoon. Punuin mo kami ng iyong pag-ibig, Panginoon. Nawa ang lahat ng pamilya sa buong mundo ay magkaroon ng buhay pag-ibig upang mamuhay ang lahat sa mabubuting hangarin at magampanan ng kanilang responsibilidad sa lipunan. Ipahayag nawa ng lahat sa nangsambayanan ang pagmamahalan, pagkakaunawaan at pagkakaisa. Manalangin tayo sa Panginoon. Punuin mo kami ng iyong pag-ibig, Panginoon. Para sa mga kapatid nating nahihirapan, nabibigatan, may malubhang karamdaman at may mga pasanin sa buhay, naway makatagpo sila ng tunay na kapayapaan at kagalingan sa pamamagitan ng mapagmahal na puso ng Kristong ating tagapagligtas. Manalangin tayo sa Panginoon. Punuin mo kami ng iyong pag-ibig, Panginoon. Para sa lahat ng mga kabataan na hindi nakararamdam ng pag-ibig sa kapwa, mabuksan nawa ang kanilang mga puso upang makampanan nila ng may mabuting asal ang kanilang mga responsibilidad sa pamilya at sa lipunang kanilang kinabibilangan. Manalangin tayo sa Panginoon. Punuin mo kami ng iyong pag-ibig, Panginoon. Para sa lahat ng mga kapatid nating pumanaw na,
at lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Maliwanagan nawa sila ng ilaw ng kaligtasan na hatid ng Espiritu Santo upang ang lahat ng namatay ay makapiling ng Diyos Ama sa pamamagitan ng kanilang pag-ibig. Manalangin tayo sa Panginoon. Punuin mo kami ng pag-ibig, Panginoon. Matahimik nating itaas sa ating Ama mga sarili nating panalangin. Ama naming mahabagin, tanggapin mo ng buong puso ang aming mga panalangin. Si Jesus na anak mo ay nagkatawang tao upang ipakita sa amin at maging ganap ang di matatawarang pag-ibig mo sa sanlibutan. Ipinakita niya ang pusong sugatan na puno ng paghirap upang kami ay maligtas. Kami ay nagsusumamo na patuloy mong ipagalob sa amin ang iyong pagmamahal at matuto kaming umibig gaya ng pag-ibig mo sa amin. Sa pamamagitan ni Kristong anak mo na nabuhay at nagaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa ikalawang bahagi ng pagdiriwang, ang huling hapunan. Itong ating paghahain ni kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan na karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong ng bayanihan. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang di maliliit na pag-ibig ng anak mong pinakamamahal upang sa ikapagpapatawad ng aming mga kasalanan ang iniyahain namin ay maging kalugod-lugod na mga alay. Sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ng Jesucristo naming Panginoon. Nakilang pag-ibig niya ang nagbunsod na maghain ng sarili nang kami matubos, kaya't itinampok siyang nakabayubay sa krus. Mula sa kanyang taglirang sinibat dugot tubig ay masaganang dumanak, kaya't sambayanan mo'y dito nabanaag. Ito'y ang sangkatauang naakit sa puso ng iyong anak na sumagip sa mga dumudulog sa batis ng kanyang pag-ibig. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ang papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisa ang kusang loob na maging handog, inawakan niyang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo." Gayun din naman, nang matapos ang hapunan, hinuwakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, hiniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco namin Papa at ni Paolo namin tagapangasiwa at ng tanang kaparian. Alalahanin mo din ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at maging dapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak naming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ibayag natin ito ng lakas loob. Oh,
Hiniling namin gumiyadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabigan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Jesucristo. Sa pagkakayo sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ibinibigay ko sa inyo. Nungayon mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama na Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumayin nyo. At sumayin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Narito ang ating Panginoon Jesucristo, ang Korder ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapala tayong nanyayahan na makibahagi sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na. Ang katawan ni Kristo. Amen. Panalangin sa pagtanggap ng espiritual na komunyon. Aking Jesus, nananalig akong ikaw ay nananahan sa pinakabanal na sakramento. Mahal kita na higit sa lahat ng bagay. At nais kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Subalit sa sandaling ito, ikaw ay hindi ko matatanggap sa banal na komunyon. Naway tanggapin kita ng espiritual sa aking pagnanais na ito at pumasok ka sa aking puso. Niyayakap kita na parang naririto ka na sa akin at pinagkakaisa ko ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang ako'y mawala sa iyo. Amen. Ninanais ko po, Panginoon, na tanggapin kayo ng may kalinisan, kapakumbabaan at ibusyon, tulad ng pagtanggap sa inyo ng banal na Inang Maria at sa diwa at pananalig ng mga santo. Amen.
Dasalin natin ang Oratio Imperata. Mabagin at mapagmahal na nagsusumamo kami sa iyo upang ibigin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitinlan ng buhay. Kung ngayon po kami na may panagmamahal at pagdala kami sa iyong mapaghilom na kamay mula sa takot, sa kamatayan at karamdaman. Itaguyo kami sa pag-asa at patatagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga dalubhasang nakataasan na tumuklas sa mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Nagpapasalamat kami sa mga bakunang naisulong na sa patnubay ng iyong mga kamay. Pagpalain mo ang aming mga pagsisigap na mamakasan ang mga bakuna ang pandemya sa aming bayan. Patubayan mo ang mga humilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malatipanan, husay at masasakit. Pagalawan mo sila ng kalusugan sa isip at katawan, katatagan sa kanilang paninindigang maglingkod at ipagsanggalang sa karamdaman. Itinataas namin ang mga nagdurusa, nakapagtanwa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kayapaan walang hanggan ang mga pumaruna. Pagalawan mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabuti ng lahat. Pagkain sa amin ang pagkamalasakit sa mga nangangailangan sa pagkakamay at malasakit namin sa isa at bawat isa. Malapasanawa namin ang krisis na ito at lumago sa kabanalan at pagbabalibulog sa iyo. Hiniling namin ito sa pamamagitan ng Espiritu na nabubuhay at naghahari kasama mo at ng Espiritu Santo, Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ibagadya kami sa lahat ng kasamaan, walulhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birhen, mapagbagaling sa may sakit. Ipanalangin mo kami. San Jose. Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel. Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz. Ipanalangin mo kami. San Pedro Palungsod. Ipanalangin mo kami. Mahal na Birhen ng Arabia. Ipanalangin mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pag-alabi nawa ang pag-ibig sa aming kalooban sa pagsasalo sa pagmamahal mo, sa pakikinabang at sa aming pag-akit sa iyong anak araw-araw. Matutuwa nawa naming makilala siya sa katauhan ng mga kapatid namin sa iyong sambayanan. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Parish announcements. 13th June will be the day of St. Anthony of Padua. The English Marriage Preparation Course will be on Fridays, July 9th and 16th, in the Good Shepherd Hall from 1 p.m. to 7 p.m. The last day of registration is the 2nd of July. For more details and for the online registrations, please go to the Vicariate website, www.avona.org, or contact Father Noel. This cathedral parish would like to make an appeal for a donation to be able to continue with the sanitation practice. Your offering can be given at the parish office. The Holy Family Cathedral Parish Music Ministry is inviting all those who are interested to join the different English choirs to be formed at the soonest possible time. You can register at the parish office. Please see the notice board for more details. The Salmilla Parish Youth is organizing a program entitled Minecraft, which is catered towards students of grade 9 to 12. The dates for the program are from 27th of June, Sunday, to the 1st of July, Thursday, from 6 p.m. to 8 p.m. via Zoom. Admission is by registration only. Please see the notice board for more details. Signed, Reverend Father Ramon C. Atanasio, OFM Capuchin Parish Priest. Salamat, Sister.
Ayun po, meron na naman po tayo nakalagay na picture dyan. Pagdasal po natin si Brother. Biyanan po yan ni Brother Marvin. 40 days ba niya ngayon? 40 days, yun. So, sa mga lahat ng pumanaw na, lalo na yung mga kamag-anak natin, mga kaibigan, no? Ipagdasal po natin silang lahat. Ano? Nasabi ko na sa inyo noon, isang beses o isang misa natin, iaalay natin sa lahat ng mga yumao. Siguro one of these Fridays. Kundi yung next Friday, the second Friday po. Pero sa darating na Friday, sa isang Friday po, yun ang gagawin natin, ha? So, lahat po ng kamag-anak nating hindi yung November 1 lang dapat pinagdarasal ng mga patay, eh. Dapat araw-araw po, no? They need our prayers as we need their prayers in our lives. So, salamat sa inyong lahat. Salamat po sa mga naglingkod sa ating choir. Thank you very much. Sa mga lectors, commentators, sa ating mga service ministers, Eucharistic ministers, sa sakristan, kay Brother Mams, sa worship ministry, sa technical people po. Sa inyo pong lahat, thank you very, very much po. Sa ating mga pagdiriwang, lagi kayong nandyan. Salamat po. Babasbasan natin, ha? Sa lahat si Brother Romeo sa kanyang 40 days. Tayo na po. Sumayin niyo ang Panginoon. Yumuko kayo habang inagawad ang pagbabasbas. Gawaran nawa kayo ng pagpapala ng mawing Diyos upang lagi niyong mapahalagahan ang kanyang karunungan nagdudulot ng kaligtasang walang hanggan. Amen. Gawaran nawa ng katataganan ng Diyos ang inyong pananampalataya na nasasalig sa kanyang pagmamahal upang mamalagi kayong nagsisikap gumawa ng kabutihan ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Patnubayan nawa ng Diyos ang inyong paglakad sa daang haantong sa kanya upang inyong taluntunin ang landas ng pag-ibig at kapayapaang walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ating pagdiriwang, humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Salamat kay Lord. Palapakanan si Lord sa mga biyaya at pagpapala. Thank you. Ingat po. Magandang hapon. Happy Fiesta.